medyo hindi siya drama. Ay, hindi siya comedy na full comedy. Pero comedy drama kasi siya. Eh, dito kasi is palang heavy drama. Nasilip sa dibdib. Drama kaya yun. Drama ba yun? Parang kumakanta, diba? Medyo actually ang pinaka mahirap for me na genre is horror. O yan yung pinaka mahirap na genre sa akin. Yung drama, hindi lang siguro yung mga rom-com ko, may mga drama naman na part, hindi lang sila talaga yung sobrang haba. So, at ang drama kasi madaling setup lang yan eh, hatid mo yan eh. Kapag may pain ka, ang kasunod nun, pag nilabas mo yung pain mo, iiyak ka. So, hindi ako masyadong nahirapan kasing ano nung on kung hindi ko alam kung paano gagawin, parang ganun, hindi naman. Medyo nag-soap na rin kasi ako. So, siguro doon ko nakuha yung training. Although, yung mga pelikula, ako po, director po, editor po kasi ako nila Direk Olive nung ano, mga first few movies nila. Direk Rory, ganun. At karamihan yun, mga ipaglaban. Ano pa ba yun? Hindi ko na malala yung kay Direk Olive. Pero drama yung mga ano sila. Drama yung mga movies nila. So, doon po galing lahat. Mostly from editing po. Action comedy kasi ano po ako eh, fan ako ng action tsaka comedy. So parang yun yung pinaka ano ko, forte ko. Pero hindi naman, okay naman po na kinaya naman. Next question ko po ka. Ano pong special dito sa Everything About Her para panoorin po siya ng mga tao? Okay. Kakaiba yung pelikula, kakaiba yung istorya nilang tatlo. Oo. Pero ano siya na parang di ba parang ngayon yung cancer parang sipon na lang ganun. Parang sipon na lang yung cancer. Pero tapos kapag alam mo cancer parang iiyak ka ganun. Pero ito matutuwa ka na may cancer. Parang ano, yeah, it's one way of ano namin na parang pag magka-cancer ka, huwag mo siyang gawing big deal. Parang ganun. Huwag mo siyang gawing big deal na hindi dapat i-define nung cancer kung paano ka mabubuhay or paano mo ayusin ang lahat. Kung hindi, talagang ayusin mo yung buhay mo, may cancer man o wala. At may cancer man o wala, ang impacta will always be an impacta. Ang epal will always be an epal. So, tama. Oo, yung buhay, hindi dapat ano nakasalalay kung ano man yung magbibigay sa'yo ng end or something. Ang buhay, mag-start kung kailan mo gustong mag-start at kung kailan mo maramdaman at kung kailan sana ito na yung moment to start living. Parang ganun. One last po question. Kasi yung character ni Vilma is like, mamamatay siya. And if you were to assume that particular role, ano yung top 3 bucket list mo bago ka umanaw, if ever. Pang Pia Wersh ba? Kontrabida with a... Miss Universe. Kontrabida with a heart. Siguro una magpag-sex ako. Habang kaya pa ng mga bones mo. Let's just do that, yes. Okay, stop. Yes. That's one. Number two. Tapos, ano, grabe kita mga... Giliw na giliw. Tapos ano, gumawa ako ng pelikula. Sana kayanin ko pa gumawa ako ng pelikula. And then siguro yung parang pag mamamatay na ako, nasa IMAX ako. Sa IMAX. Tapos manunood ako ng... Buba. Manunood ako ng Game of Thrones. Yeah. Wow. Tapos mamamatay pa. Basta gusto ko pelikula pa rin yung everything na. Mamamatay. Yeah. Para mamamatay. Cinematic. Yes. Para pagdating ko. Dinirek. Dinirek din. Dating ko kay God. Yes. Yes po. Okay, that's it. Yes. Okay na. Ayan. Siyempre, direct invite natin silang lang. May follow-up ka pa. Looking forward to this. Naalala ko lang yung question. Di bong ba related? Sabi mo, direct, di ba parang yung character ni Ate V, galing siya sa iba't ibang taong nakilala mo. Yes. Meron ba scene dito na